Isang salok. Salok. Ha? Yeah. Isang salok. Hmm. Oh, tama? Na ika-anim na araw, doble ang kanilang napulot. Amen. Ang isang salok para sa isang tao. Hmm. Kaya yung kalahati doon, ilalagay mo na yung Tupperware. Dadalhin mo kinalingguhan. Ah, kukilang initin ko na lang pagdating dito. Di ba? Initin na lang doon sa Charles. Oh, di ba? Oh, liwanag mo, kapatid, oh. Oh, nagpunta kay Moses ang mga leader ng bayan at sinabi sa kanila ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moses sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas na ay araw ng pamamahinga. Bukas ay araw pamahinga. Ngayon yun. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Kasi bukas, ang hindi na maubos ay itira ninyo para bukas. O, kita mo? Pinaluluto pala Sabado pala ng gabi. Kaya pala mga Kristiyano talaga, nagluluto na yan sa gabi pala. So, ang hindi daw maubos, pwede mo na palabusin ang sabado yun. Kaya pwede mo na sabihin, Pastor, naubos ko yung isang salop ng gabi. Okay lang yun sa Panginoon. Yung ang kalagay dito, oh. Kaya sabi dito, ang hindi maubos, ay itira ninyo para bukas. O ikaw naubos. O di ba, hindi magagalit siya. Hindi na ako kakain bukas. Verse 24, tulad ng sinabi sa kanila ni Moses, nagtira sila para sa kinabukasan at yaoy, di nasira. Di nasira. Kasi instruction ni Lord eh. Di hindi inuod. At sinabi ni Moses, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw na pamahinga. Wala kayong makukuha niya. Oh. Ngayon, pakinggan niyo mga kapatid. Ngayon, pakinggan niya. Ngayon, anim na araw kayong mamumulot niyan. At ikapito, araw ng pamahinga. At wala kayong makukuha. Kailangan sa pakinggan niyo. Pakinggan niyo mabuti. Wala makukuha. Sa Lunes na tayo maging excited. Verse 27. Ngunit, mamulot ulit. Pakinggan niyo. Ngunit, na ikapitong araw, ay may lumabas ng bukid. Mamumulot, wala nang mamulot. Para mamulot, at wala nga silang nakuha, nagpart-time, nagkuskus. Totoo nga si Lord. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan pa kayo susuway sa akin? Sa aking mga utos. Kailangan pa ba? Di ba? Kasi siya part-time eh. Nagpart-time. Hindi nagpunta ng church. Eh, tapos mo, yung mga nagpa-part-time paglinggo, nakita niyo na ba silang may peace? Peace is that, meron. Pero yung kapayapaan na, yung maliwalas yung mukha, kahit anong filter hindi nila ma-retoke ang mukha nila. Yung oh. Peace na lang. Bakit? Kasi nga hindi kalooban ng pero Diyos yung yun. Peace dito wala. Ang kalooban ng Diyos, yung kapitong araw, sa Kanya lang. Trying to connect na. Di ba sinabi ng Panginoon na yung iba pumunta ng kapitong araw, wala nakuha? Wala nakuha. Yung kapitong araw. Bakit? Kasi ayaw nga ng Diyos na bigyan sila pag kapitong araw. Ang gusto ng Diyos, magpuri lang kayo sa akin pag kapitong araw. Meron naman kayong bahaw ah. Yun nga lang, kasalanan nyo nung Sabado, kinain nyo nung gabi, inugos nyo. Kaya magtira kayong bahaw. Tira mo yan ah. Bakit sinabi ng Diyos na ang kainin natin tira lang? Bakit? Kasi nga, para makakonsentrate tayo doon sa pagpupuri sa Diyos. Para hindi ka na maghugas ng kaso baliktad nyo mga kapatid. Pag araw ng Linggo, bunga-bunga ang mga handaan ng mga Kristiyano. Punta ka sa Colon Park, punta ka sa mga parke ngayon, mga park ngayon. Mga nagagawa, hindi sila ng Panginoon. Sino sa Panginoon. Sino maniniwala sa Pilipinas? Ang titindi ng ngayon mga handa. Nandoon yung mga chicken curry. Yan. Ang titindi ng mga lutong nila doon. Hindi ko alam sa'yo. Ha? Aptusawa sila sa pagkain. Hindi ganun ang instruction ng Panginoon. Aptusawa. Oh, tama? So, ngunit, ng ikapitong araw ay may lumabas. Saan tayo? Verse anong tayo? Verse 25. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan kayo, po kayo susuway sa mga aking utos? Tanda ninyo na akong si Yahweh ay nagtakda sa inyo ng araw ng pamahinga. Kaya tuwing ika-anim na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa dalawang araw. Para sa dalawang araw. Sa ikapitong araw ay walang aalis ng bahay. Ba't kayo malis? Nandito kayo. Ibig sabihin mga kapatid, walang aalis ng bahay. Ibig sabihin, kay Lord lang kayo pupunta. Amen. Sa ikapitong araw ay walang aalis ng bahay at mula noon, hindi na sila gumawa kung ikapitong araw. Amen. Verse 31, mana ang tinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila. Ito'y kamuha ng buto ng kulantro. Kilokano ito ah? Kulantro. Ano yun?
Mais. Cilantro, cilantro. Okay. Sumaputi at lasang dalgitas. Parsley. Na minasa sa pulot pukyutan. Naku, sarap nito. Sa pulot pukyutan minasa. Sa honey. Sinabi niya, sa kanila ni Moses, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo it was white ng isang sisidlan at punuin ninyo ng mana. Coriander ito ay tatago ninyo para sa para makita ng isang ng inyong magiging mga anak at mga apo ang kaya pagkain ibigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moses kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salok ng mana. Pagkatapos ilagay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging anak, mga anak at mga apo. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moses, inilagay ni Aaron sa harap ng kabanantipan ang banga ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taong. Oh, sa tagal. 40 years sa disyerto. Mana lang ang kinain nila, 40 taong. 40 taong, 40 years. Mana lang kinakain nila. Ikaw kaya kumain ng dalawang gabing sunod-sunod kangkong. Diba? Yung tiranga natin pagsandi rito, diba? Ayaw nyo nang kainin sa gabi? O ayaw na lang baunin diba, din? Inulam na ngayon yan. Inulam pa sunod. Pero mo, 40 years, okay. Imagine mo simulan sa Panginoon, puro grace yun, puro grasya. Hanggang sa 40 years ka. Sabi dito, hanggang sa dumating sila sa Kanaan, ang kalahating salop ay katumbas ng kasampung bahagi ng kanilang takalan. Oh, katindi mga kapatid. Okay. So, tiyan mga kapatid, yung number 3 natin, mana from heaven. Yung binasa natin mga kapatid, yung from 5:36, mana describe, describe, 14:16, temporary yung describe niya yung mana. Sa verse 14 to 16, balikan natin, verse 14 to 16, nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa ay nalalatagan ng maliliit na manipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila doon. 14 to 16. Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol yan. Bawat isa ay sa inyo kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tulda. Kalating salog isang tao. Okay. Tuloy natin kapatid ha. So, di mana as a type of Christ. Nintindi nyo na? Di mana as a type of Christ. John 6:32 to 33. Ano yan, number 4? Ito na tayo. Sa John chapter 6, basahin natin. Verse 32. May number 4 ba? John chapter 6, verse 32 to 33. Kita? John 36. Sabi dito, sa 32 to 33. John 6:32-33. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit. Ha? Naintindihan si niyo? Yung pinag-aaral natin ngayon sa Old Testament, ang sabi dito ng Panginoon, sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Ano sabi sa verse 33? Sabi sa verse 33, sapagkat ang pagkain bigay sa ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Oh, di ba? Ano yun? Noong araw si Moses, yung mana ang pinagdala ng Panginoon. Ngayon, ang pagkain natin nagbibigay buhay, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Kita niyo mga kapatid. So, came down from heaven. Diba? Came down from heaven. Ano yun? Yung mana yun eh. Hindi pa nagkatawa ang tao ang Panginoon noon. Hindi pa nagkatawa, hindi pa ang Panginoong Jesus. Hindi pa nagkatawa ang tao ang Diyos noon. Kaya, came down to the wilderness of sin. Verse 1, yung ating text kanina sa verse 1. Ano yung verse 1 natin? Oh? Came down from the wilderness of sin. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 na ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng ilim at Sinai. Came down from the wilderness. Wilderness. Alam niyo wilderness mga kapatid? Ito'y talagang tirahan ng mga asong gubat,
mga baboy mo. Wilderness nga eh. Came as a free gift from God. Mm, di ba? Ano yung verse 4 na yun, di ba? Came as a free gift from God. Mm, free gift from God. Hallelujah. So verse 4. Came as a small thing. Verse 14. Mm, small thing. Philippians 2:5-7. Tara natin, Philippians. Philippus. 2:5-7. Chapter 2, verse 5 to 7. Sabi po dito, Philippians 5. Sa verse 5 to 7, huwag kayong gagawa ng anumang, ha? Verse 3 pala ito. 5 to 7. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 3, verse 2 to 7. Philippians 2, 5, 7. 7. Philippians 2, 5, 7. Ay kusa niyang binitawan ang karapatan niya ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Anong sabi mga kapatid? Ang in-advise sa atin ng Panginoon dito. Ang sinasabi sa Philippians 2:5-7, came as a small thing. Maliwanag ang sinabi dito ni Pablo na magpakababa kayong tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ha? Iyan ang sinabi niya mga kapatid. Hallelujah. Was not recognized for what it was. Was not recognized for what it was. John 1:10-12. Sayin natin yung John. Chapter 1. 10-12. John chapter 1, verse 10-12. Hmm. Sayin natin. Kasama dyan yung maging anak ng Diyos. Sayin po dito, from 10-12, ang sabi dito, nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi niya nakilala. Hindi siya nakilala ng sanlibutan. Nilikha ang sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Si Jesus yun. Sabi to, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ha? Naparito si Jesus sa sanlibutan, ngunit hindi siya tinanggap ng mga kababayan. Sabi sa 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Galing ano? Sa 12 lang pala yung mga kapatid. Yun. Ang tindi, di ba? Hindi siya kinilala, pero kung sino man ang kumilala sa kanya ay pinagkalooban niyang karapatan maging anak ng Diyos. Tindi, di ba? Kapatid, pero mo hindi siya kinilala sa lugar nila. Hindi rin siya kinilala sa sanlibutan. Ayaw nila, yung mga unbeliever, di ba? Hanggat din sila nasisira na salita ng Diyos na hindi sila tumanggap, ayaw talaga nila. Ayaw nila kay Jesus. Ayaw nila kay Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Was sufficient for its day need. Was sufficient for its day need. Balikan natin yung text natin. Verse 18. Saan natin yung verse 18? Sabi dito, chapter 16, verse 18. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng konti ay hindi naman tinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Bakit? Kasi kontrolado ng Diyos. Kaya, parang ganito rin lang, narinig mo rin sinabi ng Biblia na ang ulan ay pinapapatak sa mga masasama at mabubuti. Diba? Yung masama at mabuting tao, lumabas sa labas at magkumulan, parehong patak. Parehong patak nila eh. Liban lang kung yung masama, magpayong. Ulan. Sa babong ng bahay. Parehong walang payong sila. Pantay. At kung butas ang bubong, huwag lang mandadaya. Diba? Halimbawa, umuwi na yung mga itong member ko, umuwi na. Biglang umulan. Walang magpapayong.
Oh, walang hawak sa ulo ng kamay. So, ang patak ng ulan na yun, pantay-pantay, pare-pare sa kanila. Amen. Mm, pantay-pantay. Liban lang kung kalbo. Ay, sorry ah. Mm, siyempre, yung pagkalbo nga naman, yung ulan diretso, madudulas agad eh. Walang ano, shampoo. Ibig sabihin, pantay-pantay. Walang desto sa shampoo. Ganyan mga kapatid. Hallelujah. Was gathered by stopping, stooping. Oh, verse 17. O ano sabi sa verse 17? Sabi ito, namulot nga ng mga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha naman ng kaunti. Ngunit, walang, hindi ko sinasabi na yung kumuha ng kaunti. Hindi tamat lumabis. Hindi kaya lang, pag sa Panginoon ka talaga. Kasi yung kumuha ng kaunti, maaaring nakinig siya ng instruksyon. Yung kumuha ng marami, tiyan mo, inuod, di ba? Inuod. Kasi kailangan pakinggan natin yung instruction ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na sa isang araw, inumin mo lang isang cup. Oh, umigat na Sister Edna. Sa isang araw, nakakalimang kape si Sister Edna. No? Nakakalimang kape. Hallelujah. Diba? Diba? Ang hirap ng ganun. Sabagay. Alam mo, may kwenta ko sa inya. Kahapon ko lang nalaman sa misis ko. Sabi ng misis ko, alam mo, yung chewin ng kapatid ng asawa ko, ay, yung hindi, yung nanay. Nanay ng bilas niya. Ng asawa ko, yung nanay. 107 ang edad ngayon, babae. Hindi umiinom ng tubig. Kape? Kape lang. O, meron tao. Hmm. Buhay pa ngayon! Ha? Malakas! Kape lang ang iniinom niya. Tuba. Ay, yung barako. Tuba. Eh, malamang itong maili magkape dito sa amin, maabuti ng 107. Praise God! Yung ano, barako na kape. Kasi hiyang siya doon. Eh ako, pag nagkape ako sa umaga, pag nagkape ako sa hapon, sigurado. Talagang parang kinakalikot yung aking ano, yung sikmura. Meron talaga mga ganun eh. But anyway, kontrolado ng Diyos yun, patalaga natin ipanalangin kahit anong kainin natin. Kahit anong inumin natin. So, was while speaking of purity. Basahin natin yung 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians, lapit tayo patapos. 2 Corinthians 5:21. Sabi po dito, verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos. Amen. Sa mga magitan niya. Mm. Ano nangyari? Hindi daw nagkasala si Kristo. Pero, siya ibinilang na makasalanan. Sa harapan ng Diyos. Kaya nga nagkatawang tayo. Alam mo kung bakit ganito, mga kapatid, ang sinabi dito na si Jesus, bakit si Jesus nagganito na pumayag siya na ibilang sa atin bilang isang makasalanan. Ginawa ng Ama ito naman. Ginawa ng Diyos to. Kaya ito ginawa ng Diyos. Gawa na ang mga Israelita, Israelita nung araw. Matitigas ang ulo. Ang titigas ng ulo. Kaya ginawa ng Diyos para maniwala sila. Nagkatawang tao si Jesus, iyan si Kristo. At si Kristo ngayon, hindi basta-basta didirektahin ka. Hoy, magbis ka ng sapatos mo. Magbis ka ng mga ayos ng damit. Hindi ka ganilisyo ni Kristo. Idadaan ka sa talinghaga. Talinghaga. Kaya tingnan mo, si Kristo, nakakita ka na ba si Kristo na si Jesus na nagsalita sa Bible? Na parable. Diretso. Idadaan ka sa talinghaga. Oh, ang punong ubas pag umihinog na, marami na, diba? Malapit na. Malapit na. Hindi sabihin ni si Jesus, Jesus hindi dinadaan sa lihada. O, yung damit mo, ang iksiksi. Kasi ayaw niya ng diretso. Idadaan ka sa parabol. Hmm. Parabol, yun, parabol pala, parabol. Parabol ang kay Jesus mo, nung sinakatawang tao. Puro siya parabol. Pero, ang sumatotal nun, ang iksi ng damit mo. O, anong parabol niya sa asin? Di ba? Kapag nawalan ka ng alat, wala ka ng kwenta. Tatapak-tapakan ka na lang. Diba? Parable si Jesus. Bakit ginawa niya yon? Kasi nga, ayaw makinig ng mga Hudyo noong araw. Kaya ginagdinaan sa parable. Was sweet to taste. On verse 31 ng ating text. Verse 31. Tingnan natin mo yung, ano yung verse 31 dito, yung sweet. Sabi dito, sweet. Sweet. Tamis, patamis. Sabi dito sa verse 31, mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain pinupulot nila. Ito'y kamukha ng buto ng kulantro, maputi at lasang galitas na binasa
sa pulot-pukyutan. Sino katikin ng pulot-pukyutan? Honey, yung honey, di ba? Saray ng laywan. Yan, ang sarap nun, mga kapatid. Honey. Yung pulot-pukyutan, tapos ihalo mo ngayon yung galletas. O, di ang sarap nun. Batas-batas. Hallelujah. Oh, is now in heaven. Is now in heaven. Revelation 2:17. Yan na natin ang tema sa rin, mga kapatid. Pagtapos tayo. Revelation 2:17. Last verse natin, Revelation 2:17. Okay, sabi dito sa verse 17, kung may pandinig kayo, dinginin niyo ang sinasabi ng mga ng espiritu sa mga iglesia. Yeah, yun ang sinasabi to. Pass sweet to text. Okay, amen. Tayo maawit mga kapatid. Tayo ay mananalangin ngayon na kung tayo may ugali pa na dapat baguhin natin. Baguhin na natin yung mga kapatid. Kung tayo murmur ng murmur, bakit ayaw ng Diyos. Anyway, pag ikaw nagmumurmur, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ikaw pa rin ang paborito ng Diyos. Amen! Bakit? Kasi nga, descendant ka niya. Descendant of Jesse. Hallelujah. God feed that grumbling crowd bread and meat. Hindi lang tinapay binigay ng Diyos. Pagkarni. Christ comes to unhappy people to satisfy their spiritual hunger. Receive the bread from heaven in faith and life. Salita kami ng hindi maganda sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Kami man nakapag-rebuild sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami. At aming dalangin po ang aking mga kapatid na narito ngayon na lumimunawa, Panginoon, na sila man ay buksan mo ang kanilang puso. Buksan mo ang kanilang pangunawa, Panginoon, upang maintindihan nila ang mensahe na ibinigay mo. Ang instruction na ibinigay mo para sa aming ikabubuhay araw-araw. Sa iyo, Panginoon, araw-araw kami magtrabaho at ay ka-anim na araw kami gagawa dumli para po sa kinabukasan. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Aking dalangin po ang lahat na nakikinig dito, mga live stream or mga panonood na mag-replay. Lord, iabot mo po, iuna po po ang iyong kamay sa apat na sunog na ibig nito upang ang salita mong ito ay makarating po sa kanila at maintindihan po nila na mabuti at maunawaan ng pagmumurmur, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay masama.
Praise the Lord. Kaya Panginoon, aming dalangin po, naway po ang lahat ng aming pinag-aralan, aming pinakinggan, ay ito po ay kalooban mo. Ito'y galing sa'yo. Hallelujah. Kaya sa oras ito, Panginoon, hinatas ko sa iyo sa oras na ito na ang lahat po ng aming pinakinggan ay mag-rima po sa aming puso. Sino man ito'y karamdaman, may mga problema, lumbi mo lang, Panginoon. Sorry. Ikaw ang Diyos na buhay. Yung mga pangyayari sa lahat ang gagawa ng mga. Amen. To the glory, in Jesus' name we pray. Amen. Lord, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay narito upang ibalik natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hallelujah. Sinasabi nga pong ang obedience is better than sacrifice and sacrifice is better than pasuparam. Kasi sa ating pong pinalaki sa araw na ito, nakikita po natin na kung tayo ay hindi marunong sumunod sa instruction, maliligaw tayo. Tulad nung sabi ng Panginoon na mag-ipon kayo hanggang ikalimang araw. At sa ikaanim na araw, dublihin ninyo para sa kinabukasan, meron kayong kakainin. Kasi sinasabi nga po na ang ikapitong araw ay para sa Panginoon. It is not negotiable. Kaya kung tayo susunod sa instruction ng ating Panginoon, tayo ay kanyang pagpapalain at hindi tayo maliligaw. Ang mga Israelita, pagamat matigas ang ulo nila, pero mahal pa rin sila ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, ilang beses silang magbibigay sa templo ng Panginoon. Kaya, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, dapat nating malaman na responsibilidad natin ang magbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Dahil po, ang katumbas nito, Panginoon, ay yung protection ng pamilya natin sa Pilipinas, protection ng ating mga tinanim, at higit sa lahat, protection ng bawat isa sa saan man tayo na pumunta. Ang Panginoon ay lagi tayong gagabayan. Tayo po ay manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa mga oras na ito. At tunay nga po, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, ay wala kaming magagawa, O Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy mong ginagamit sa iyong ubasan. Lord, dalangin namin, Panginoon, ay matagpuan mo kaming matapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. At Panginoon, sa aming ginagawa, ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian. At Lord, ikaw ang maitaas at kami ang maibaba sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, maraming maraming po salamat, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkaloob sa amin. Kalusugan, kalakasan at kapayapaan na hindi mapapantay ng anumang sarapin sa lupa, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord. Lord, gawin mo po kami pagpapala sa bawat isa. At sa lahat ng mga nakikita namin, Panginoon, maging ilaw kami sa isang liputan, Panginoon. Sinabi pa nga ang Panginoon sa iyong salita na kung kami wawala ng alat, walang kabuluhan ang paglilingkod namin sa iyo. Kaya Lord, gawin mo kaming ilaw at asin sa isang liputan. At lahat ng makikita sa aming Panginoon, ay mabibless dahil nga ikaw, Panginoon, ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Lord, sa mga oras ito, tinataas po namin ng kaloob na handog na aming naligaw sa mga oras ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ito ay magamit lamang sa ikalalawak ng iyong gawain sa lupa. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa buong maghapon. At Lord, ikaw ang patuloy na maita sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye.
Hallelujah. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa at maraming salamat, Panginoon, sa pagkakahayag na iyong salita na nais mong maiparating sa iyong mga anak, O Lord. Nagpapasalamat sa bawat isa, God, dahil kami ay nakakain na naman ng pagkain espiritual sa araw na ito, God. Hallelujah. Ang siyang daan.